cabinet meeting ang ipinatawag ngayong araw ni Pangulong Benigno Aquino III upang talakayin ang implementasyon sa Yolanda Rehabilitation at Recovery Plans ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Halos kumpleto ang mga miyembro ng gabinete sa special meeting na ipinatawag ni Pangulong Benigno Aquino III ngayong umaga sa Malacañang. Pangunahing agenda sa special meeting ang rehabilitation at recovery plans ng pamahalaan sa Yolanda affected areas. Dumalo si Vice President Jejomar Binay sa special meeting bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Naroon din sina Executive Secretary Paquito Ochoa, Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson, DPWH Secretary Rogelio Singson at iba pang miyembro ng gabinete na may papel sa rehabilitation effort ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., nagpa-update si Pangulong Aquino kaugnay ng implementasyon ng Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plans na naaprubahan noong October 29. Sinabi rin ng kalihim na layon ng pulong na mailatag ang mga prioridad na programa at proyekto para sa taong 2015. Popondohan ang CRRP ng mahigit sa 167 billion pesos, nakapaloob dito ang mahigit 25,000 rehabilitation and recovery plans para sa 6 na rehiyon. Kaugnay nito, inatasan naman ni Pangulong Aquino ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang proseso at requirements sa pagtatayo ng permanent housing units. Ito ang layon ng Administrative Order No. 44 kung saan dapat na maiproduce ang mga kinakailangang clearance sa loob lamang ng 2 buwan mula sa 6 na buwan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga hinihinging dokumento at bayarin para sa mga resettlement project. Inaasahang sa darating na Sabado, bibisita sa Yolanda affected areas si Pangulong Aquino kaugnay ng 11th taon ng pananalasa ng Super Typhoon. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.